Pangulong Rodrigo Roa Duterte, kilala rin sa bansag na Digong at Rodi. Dating alkalde ng Davao, isang abogado, isang politiko na tapat at totoo. Nang ikaw ay tumakbo sa pagkapangulo, maraming nagsabi na ikaw ay hindi mananalo. Isa ka lamang panggulo para sa mga kalaban mo. Para sa kanila at sa ilang tao, ikaw ay hindi kwalipikado. Ngunit para sa mga taong naghahangad ng pagbabago, ikaw ang kasagutan, ang tugon, at karapat-dapat na mamuno. Dahil sawa na ang mamamayan sa magnanakaw na liderato, ang uupo ay dapat matapang, may malasakit at totoong serbisyo. Ikaw ang nagtataglay ng mga nabanggit na katangian. Hindi natatakot labanan ang korupsyon na nangyayari sa pamahalaan na pinangungunahan ng mga iilang makapangyarihan sa lipunan na walang ibang iniintindi kundi ang sariling kapakanan at ang magpakasa sa sayaman. Nung ikaw ay nanalo at nanumpa sa katungkulan, ang bansang Pilipinas ay nagbuni at nasiyahan dahil ang tunay na pagbabago ay mangyayari na rin. Ika nga ng campaign slogan mo, "Change is coming." Marami ang natuwa sa iyong pagkapanalo, ngunit marami rin ang nadismaya dahil hindi tanggap ang pagkatalo. Pilit na sinisira ang iyong pagkatao at patuloy kang ginugulo ng mga taong makikitid ang pag-iisip at bobo. Wala silang ibang gusto kundi pabagsakin ang gobyerno. Itong mga taong utak talangka, akala mo kung sinong perpekto. Ang nakikita nila ay yung mga pagkakamali mo at pagmumura. Hindi nila tinitingnan ang pagsisikap mo para sa ikauunlad ng bansa. Hindi nila namamalas ang iyong pagmamalasakit sa ating bayan. Sa simula pa ng iyong panunungkulan, pilit na idinidikit ang iyong pangalan sa extrajudicial killings na nangyayari sa ating lipunan, na bunga raw sa programang kontra-droga ng iyong pamahalaan. Marangal na intensyon para sa bayan ay hindi nauunawaan. Layunin ng programa ay gumaling ang lipunan at maproteksyonan ang kabataan na pag-asa ng bayan na kalimitang naging biktima ng mga taong halang ang bituka na nagbebenta ng droga. Napakasaklap isipin na kung sino pa yung taong may puso at tunay na nagmamalasakit sa mamamayang Pilipino, siya pang tinutugis, tinutuligsa at palaging ginugulo ng mga taong talunan at gustong siya ang nakaupo sa pwesto. Mga taong pilit dinudungisan ang dignidad ng Pangulo, mga individual na gustong pabagsakin ang gobyernong ito. Paano kasi sa inyong panunungkulan, marami ang natuklasan. Binulgar mo ang mga katiwalian at kabalinto na ang nangyayari sa pamahalaan. Ngayong naharap ang bansa sa krisis na dala ng COVID-19, sa halip na magkaisa at magtulungan upang pagkalat ng virus ay supilin, grupong walang magagawa tila sinasakyan at sinasamantala ang sitwasyon. Inuudyokang gumawa ng gulo mga taong naghihintay sa ayuda ng gobyerno at nagugutom. Di ba pwedeng itakwil na lang muna ang pamumulitika? Isipin ang kapakanan at kaligtasan ng mga mamamayan sa epidemya. Kung totoong kayo'y nagmamalasakit sa ating mga kababayan, sa halip na guluhin ang pamahalaan, makiisa na lang tayo at makipagtulungan. Sa lahat ng nambabastos at lumapastangan sa Pangulo, naway mabigyan kayo ng katinuan sa ulo. Isipin ninyo na hindi ito ang panahon ng sisihan. Panahon ito ng pagkakabuklod-buklod at pagtutulungan. Sa ama ng bansang ito, gusto naming malaman mo na saludo kami sa ginagawa mo para sa mamamayang Pilipino. Ang iyong pagsisikap at pagmamalasakit para sa taong bayan na masiguro ang kaligtasan ng pangkalahatan ay hindi namin makalilimutan. Gusto rin naming iparating sa inyo aming mahal na Pangulo na sa kabila ng kanilang pambabatikos sa inyo, sa kabila ng mga masasakit na insulto ng mga kalaban mo, kailanman ay hindi mawawala ang tiwala at respeto namin sa inyo. Kahit matatapos man ang inyong paninilbihan at termino,
Nakaukit na sa puso ng mga taong nagmamahal sa iyo na minsan sa kasaysayan ng Pilipinas may isang pangulong tapat at totoo na maituturing na the best na pangulo ng sambayanang Pilipino.